Our God is great. At kahit po merong matanggal sa buhay natin, merong mawala hanggang nandyan ang Diyos, buhay na buhay tayo. At yan po ang nais natin ngayong pagbulay-bulayan, losing things, o kaya ang pagkawala ng mga bagay-bagay sa ating buhay. Salamat o Diyos dahil kahit anong mawala, nandyan kayo. Nangako kayo, you will never leave us nor forsake us. Turuan niyo po kami ngayon na bigyan ng katotohanan sa buhay namin yung napakagandang pangako niyo na yon. Patawarin niyo po kami sa mga kasalanan namin. Linisin kami, O Diyos. Kami nagpapasakop. Hinihingi sa iyo, Panginoon, ang kapatawaran ng mga pagkukulang. Nagpapalinis sa pangalan ng iyong anak na si Jesus at humihingi ng pagpapala. Turuan niyo nga po kami, bigyan niyo kami ng kaliwanagan. Isipin namin, Panginoon, ang mabuting mga bagay na ikagagalak niyo at nawa. Palakasin niyo kami, lalong-lalo kung kami dinadalaw ng mga pagkawala ng mga kung anong bagay na pinahahalagahan namin. Mangusap kayong may kapangyarihan, palayain niyo kami mula sa mga pagsisinungaling sa amin na aming puso at makapamuhay kami, Panginoon, bilang mga taong malalaya dahil pinalaya ng iyong anak na si Jesus. Turuan niyo po kami, kayo pong maging tunay na tagapangaral. Dalangin namin ang lahat ng ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, aming Panginoon at tagapagligtas. Let's take a look at Job's super case. Hindi siguro natin pwedeng pagsawaan ang kwentong ito kahit paulit-ulitin madalas sapagkat sobrang lakas ng kapangyarihan ng mga katuruan nito. Job's super case is a case that really deserves revisiting all the time. What was Job standing before God and men? Job 1:1-3 gives us a glimpse into his standing before everybody. Ano ba ang status niya sa buhay? In the land of Uz, there lived a man whose name was Job. This man was blameless and upright. He feared God and shunned evil. He had 7 sons and 3 daughters, and he owned 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 yoke of oxen, and 500 donkeys. He had a large number of servants. He was the greatest man among all the people in the East. So he was a very godly man. Yan ang kanyang katayuan sa buhay. He was very, very rich. And he was a very, very blessed man. So you'd think he's very, very secure. Ano pa nga naman ang aalalahanin kung ikaw'y makadiyos, napakayaman mo, pinagpapala ka, sikat na sikat. But then let's take a look at Job's trial. Job 1:6-12. One day the angels of the Lord came to present themselves, and Satan also came with them. The Lord said to Satan, "Where have you come from?" Satan answered the Lord, "From roaming through the earth and going back and forth in it." Then the Lord said to Satan, "Have you considered my servant Job? There is no one on earth like him. He is blameless and upright, a man who fears God and shuns evil." So minsan ay humarap si Satanas sa Diyos at sabi ng Panginoon, anong magsasabi mo tungkol kay Job na napakatino, napakahusay, napakalinis ng pamumuhay? No? Ikaw ba ay merong maipipintas sa kanya? Job 1:6-12. "Does Job fear God for nothing?" Satan replied. "Have you not put a hedge around him and his household and everything he has? You have blessed the work of his hands so that his flocks and herds are spread throughout the land. But stretch out your hand and strike everything he has, and he will surely curse you to your face." Sabi, wala naman ako maipipinta sa kanya kasi wala namang kulang sa buhay niya eh. Lahat ibinigay niyo na. Ang yaman-yaman niya. Sikat na sikat. Siyempre, godly. Pero subukan yung bawiin yung mga yan. Subukan yung tanggalan siya ng mga pagpapala at isusumpa niya kayo ng harap-harapan. Verse 12, "The Lord said to Satan, 'Very well then, everything he has is in your hands, but on the man himself do not lay a finger.'" So ang sabi ng Panginoon, sige, pinapayagan kita na ilagay sa pagsubok si Job. Lahat ng ari-arian niya na galing sa akin, pwede mong galawin. Huwag na huwag mo lang gagalawin yung katawan niya. Pwera siya. Lahat lang nasa labas ng katawan niya. Siya, hindi. So this very godly man was going to
have a very, very difficult life. He's going to suffer loss of wealth. Kasi yun ang paratang sa kanya ni Satan eh. Maka-Diyos lang naman yan kasi mayaman. Subukan mo papaghirapin. Eh, sige, bahala ka kung anong gusto mong gawin. Huwag mo lang siyang gagalawin, puwera ang katawan. So let's take a look at Job's great loss. He lost wealth. He lost things. Kayamanan, mga bagay-bagay. Paano nangyari yon? Napakasakit, Kuya Eddie. Job 1:13-15. One day when Job's sons and daughters were feasting and drinking wine at the oldest brother's house, a messenger came to Job and said, "The oxen were plowing and the donkeys were grazing nearby, and the Sabaeans attacked and carried them off. They put the servants to the sword, and I'm the only one who has escaped to tell you." So anong unang nawala kay Job? Mga katulong, mga alipin na noong unang panahon, eh binibilang na kayamanan, wealth. He also lost oxen and donkeys. Ang kanyang mga alagang hayop na napakaraming nagpapayaman sa kanya, ninakaw ng mga bandido. So this terrible thing was caused by men. Mga tao ang dinaanan ng dilubyong ito, sila ang lumikha. Para bang bumagsak na ang langit kay Job, pero hindi pa yun sapat. Job 1:16, while he was still speaking, another messenger came and said, "The fire of God fell from the sky and burned up the sheep and the servants, and I am the only one who escaped to tell you." Kung sa gawid doon ay ninakaw ang kanyang mga hayop at pinatay ang mga katulong, sa banda naman dito ay umulan ng apoy mula sa langit, natupok ang mga natitirang mga hayop doon at ang mga katulong na nag-aalaga ng mga hayop na yon. So there was another great loss of servants and sheep. They were burned up. This time, not attributed to men by the witness, but he said, fire from heaven. Hindi na galing sa tao, galing na sa taas. It was not man-made. Pwede ka kasing mawalan eh, galing sa tao. Pwede kang mawalan, galing sa taas. Job 1:17, parang hindi pa kasya ang mga problema na yon in one day. While he was still speaking, another messenger came and said, "The Chaldeans formed 3 raiding parties and swept down on your camels and carried them off. They put the servants to the sword, and I am the only one who has escaped to tell you." So far, sa dami-dami mga katulong ni Job, 3 lang ang natira at lahat sila'y dumating na may masamang balita. Malungkot na balita. Sinalakay naman sila ng iba na namang grupo, ninakaw ang mga kamelyo na kayamanan din. Nung araw, yung mga kamelyo, parang kotse yan ngayon. Yung mga kamelyo, pan-transport, kayamanan. Sabi, ako lang po ang natira para maibalita ito sa inyo. There was another great loss of servants and camels. Hindi lang dumating ang problema kay Job, sapin-sapin, patong-patong. What was Job's reaction and attitude that showed his character? Siyempre, pag may dumadating sa atin, lumalabas ang tunay nating pagkatao. Job 1:20-22. At this, Job got up and tore his robe and shaved his head. Then he fell to the ground in worship and said, "Naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. The Lord gave, and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised." In all this, Job did not sin by charging God with wrongdoing. Pagkarami-raming kayamanan ang nawala sa loob ng isang araw, pagkarami-raming tauhan ang namatay sa loob ng isang araw, sabi ni Job, nagpahiram ang Diyos, bumawi, purihin siya, dahil nakahiram ako, kahit sandali. At sinabi sa Biblia, sa lahat ng yan, hindi siya nagkasala. Di niya sinisi ang Diyos. Hindi katulad ng marami sa atin, biglang sisisihin ang Diyos, "Why, oh God? Why, oh why? Bakit? Bakit ako pa?" Yun ang tanong natin eh. What makes you better than your neighbor para sabihin, "Bakit ako pa? Bakit yung asawa ko pa? Bakit yung anak ko pa?" Dapat nating suriin na lahat tayo ay nagkakasala sa Diyos. Balikan natin si Job. Anong ginawa niya? He mourned. Nagluksa. Nakakaluksa naman talaga yung nangyari. Alam naman magparty ka. Nalungkot.
Inahit niya ang kanyang buhok, nakalbo siya. Sinira niya yung kanyang damit bilang sagisag ng pagluluksa. Tapos nagpatira pa sa Diyos. He worshiped God. Hindi siya nag-worship noon bilang masayang tao. Nag-worship siya bilang isang nagluluksang tao. Mga kapatid, hindi lang po masaya ang nag-worship. Kahit ka malungkot, kahit ka nawalan, kahit ka naubusan, kahit ka nagluluksa, pagsamba pa rin sa Panginoon ang dapat gawin. Kaya napakaganda na kanyang kasaysayan na hindi natin pinagsasawa ang balik-balikan. Bakit niya nagawa yon? Nasa kabila ng lahat, sumamba, he refreshed his memory that he never really owned anything. Importante yon. Nawalan kayo ng kwintas, nawalan kayo ng kotse, nawalan kayo ng bahay, alalahanin nyo nung batang-batang-bata pa kayo, yung pinakamalayong mababalikan ng inyong alaala, wala naman kayo ng kotse na yun, wala naman kayo ng kwintas na yun, wala naman kayo ng ganung bahay o gamit. So, ibinigay lang sa inyo. Hindi dapat ipagtampo kung binawi. Mahalagang maalala na wala tayong pag-aari. Kaya sa wikang Tagalog, ang tawag sa property, ari-arian. Kunwari lang, hindi talaga sa'yo. Napakalalim ng kultura natin tungkol sa ownership. Sa atin, hindi natin yan masyado ina-emphasize. Kaya sa mga probinsya, may kudkurang ka ng nyog, wala. Nasa kapitbahay. Nung tingnan mo, wala din doon, ipinahiram na niya sa kabilang baryo. Nung sinandan mo doon, nakarating na rin sa kabilang kalayo-layuan. Kasi hindi naman clear kung sino may-ari niyan eh. Kaya sa ating original culture, hindi naman nagbabakod ang mga tao. Masagwan tingnan. Kasi parang ayaw mo magparaan. So pagkaan sa mga probinsya, magbabakod ka, nakakahiya yata sa mga kapitbahay natin. Yung mga kagandahang asal na nawawala na because of our urbanization and westernization. The western concept of ownership. Diba? Pagka may silyang bakante, merong gustong umupo, ang sasabihin sa'yo, may nakaupo ba dyan? Sabi mo, meron. Kahit wala. Kasi nasa banyo pala. No? So sa atin kasi ang tao, espiritu, kahit nandun siya, nandito rin siya. Kaya may nakaupo. Ah, may nakaupo na ba? Alis ka naman. Sa English yon, hindi naman sasabihin somebody sitting there. Although ganun mag-English, yung mga Pilipino, ini-English yung Tagalog. Is somebody sitting there? No? Sa English talaga sabihin, is it taken? Sasabihin sa'yo, it's taken. May-may-are. Kasi ang Western culture is a culture of ownership. Sa atin, is a culture of sharing. Kaya sa probinsya, may puno ka, maraming pumipitas. No? Pumipitas-pitas ka rin sa iba. Ngayon, nadala na natin yan hanggang sa modern time na yung sweldo nung nag-Saudi na kapitbahay mo, gusto mo rin pumitas. Na dapat naman, eh, mag-observe ka na ng konting pag-iiba ng style. We don't own anything. Pinanganak ang hubad, walang-wala. At ang totoo niyan, mamamatay ka naman na talagang hubad. Kahit nakabarong Tagalog ka, gupit-gupit naman yung likod nun. Ano? Hindi naman yun buo. Talagang hubad ka rin haharap sa Diyos. Anong ipinaalala ni Job sa kanyang sarili? That he never really owned anything. That God owned everything. That God gave and lent everything and just took those things back. Diyos ang may-ari, ang nagbibigay, ang nagpapahiram ng lahat. At kung minamabuti niyang bawiin, magpasalamat ka, nakahiram ka. Huwag kang sumama ang loob. Parang yung mga nangungutang na ayaw magbayad, pag nasingil masama loob, dapat ka magpasalamat, nakautang ka, dapat kang magbayad. In all this, Job did not sin. Job did not blame God. Si Job yun, what about our case? Paano tayo? What is our standing before God? Sabi ng Diyos kay Satan, he is very upright in reference to Job. Tayo, sabi ng Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat nagkasala, lahat kapos. So kung ikukumpara kay Job, he had a greater status than we. Mas mataas ang kalagayan niya. At kung sa kanya ang taas-taas ng antas ng kabanalan nangyari yon, sa atin pa kaya hindi pwedeng mangyari. Now, what are the possible causes of loss today? Loss could be a trial, tulad ni Job. Trial kung banal ka, diba? Ang sinusubok lang, mga banal. James 1:12,
Blessed is the man who perseveres under trial, because when he has stood the test, he will receive the crown of life that God has promised to those who love him. Pinagpapala daw yung sinusubok. Kasi, pag pinayagan ng Diyos na subukin ka, sukat ka niya eh. Alam niya ang ending, mananalo ka. Kaya ang sabi sa Bible, God does not permit us to be tempted beyond our strength. But with the same temptation, also gives us a way out. Pag pinayagan ng Diyos na ikaw ay magdaan sa pagsubok, sukat niya ang kakayahan mo, binibigyan ka lang niya ng oportunidad na magkamedalya. Pero pwede mong ipatalo ang laban kung hindi mo gagamitin ang iyong lakas na ibinibigay ng Diyos. Pwede maging talo ka pero hindi dahil ipinatalo ka ng Diyos kasi nagpatalo ka. Kasi ang sabi, hindi ka papayagan na magkaroon ng anumang mga pagsubok na hindi mo kaya. At kasama ng pagsubok, ibinibigay din ng Diyos yung paraan para makaiwas ka at magtagumpay. So it could be trial or it could be training. Sasabihin mo, wala naman akong ginawang masama. Bakit ako nagkakaganito? Baka trial. O kaya, sasabihin mo uli, bakit ako nagkakaganito? Pwedeng training. Hinahanda ka ng Diyos sa maraming mga magagaling at dakilang bagay. 1 Peter 5:10, "And God, after you have suffered a little while, will Himself restore you and make you strong, firm, and steadfast." Para yung mga athletes tinetrain, ang mga singers tinetrain, kahit sino na may specialization tinetrain, hirap na hirap during training period, pero during the competition, madali na nananalo na. So kung dumarating sa atin yung pagsubok, may mga bagay na nawawala sa atin, baka training yan kung hindi trial. Ngayon, kung hindi training, hindi trial, meron pa tayong pwedeng isipin. It could be fruit of our sins. Results of our shortcomings. Galatians 6:7, "Do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows." Nagtanim ka na hindi mabuti, syempre, hindi mabuting aanihin mo. Pinapahiram ka na magandang bagay, winawaldas mo, babawiin. Hindi ka naman magandang pahiramin eh, sayang. Binibigyan ka na magagandang bagay, hindi mo pinapalago, hindi tumutubo ang Diyos, binabawi. Tulad doon sa parable of the talents. Binawian yung ayaw, palaguin yung ibinigay sa Kanya. Ngayon, kung hindi siya trial, hindi training, hindi pa rin fruit of your shortcoming, hindi mo masabing, wala naman ako maisip na masamang nagawa ko, ba't ako nagkakaganito? Well, Solomon has another proposal. It could be time and chance. Ecclesiastes 9:11, sabi ni Solomon na pinakamarunong na tao, "I have seen something else under the sun." Alam nyo, may napansin pa ako isang bagay. Napansin nyo ba? "The race is not to the swift, or the battle to the strong, nor does food come to the wise, or wealth to the brilliant, or favor to the learned, but time and chance happen to them all." Sabi niya, alam niyo, sa karunungan ko at pag-aaral ko ng buhay, may napansin ako, hindi laging nananalo sa karera ang mabilis tumakbo. Hindi laging nananalo sa gera yung malakas. Hindi laging kumakain ng masarap yung matalino. Hindi laging pumupunta ang kayamanan sa magagaling o sa mga aral. Sabi niya, alam niyo, kuminsan, swerte-swerte lang. Sabi niya, time and chance happen to them all. Walang objective reason na tagkataon sa nilaki-laki ng langit, nalaglag yung Skylab o mga spare parts ng satellite, ikaw namang naglalakad, sa'yo pang ulo tumama, time and chance na yon. Nandun ka kasi eh. No? Kung nahuli ka lang ng isang minuto o lumiko ka lang ng isang lipa, hindi ka sana tinamaan. Nandun ka kasi. Hindi lahat ng bagay mayroong dahilan. Meron talagang nagkakataon. At kung ayaw niyong maniwala sa swerte-swerte, huwag akong gerahin niyo. Si Solomon, siya ang may sabi niyan. Kinukwento ko lang sa inyo. Sabi yan ni Solomon. So, ano pa ang nangyayari sa atin, mga kapatid? We lose things. Nawawalan tayo. Sino sa inyo nawalan ng cellphone kahapon? Siguro yung nawalan ng cellphone kahapon, 3 months ago, nawalan din. 9 months ago, nawalan din. Kasi yung mga nawawalan ng cellphone, sila naman ang sila yung nawawalan eh. Siguro burara.
Yung mga nadudukutan, sila na lang lagi ang nadudukutan. Siguro kasi yung pera nila, nakaluwa sa bulsa nila, nakatingin sila sa langit. Yun naman ang yun na, hindi ba? Yung nagugulpe, laging sila yung nagugulpe. May mga taong takaw gulpe. Paano naglalakad pa lang, nakakainis na ang itsura, talagang parang sinasabing gulpihin mo ako. Pagpabalik-balik sa inyo ang malas, hindi na malas yun. Sobrang chance para malasing kayo, di ba? Pag rule na ng buhay nyo yun, meron kayong sistema na dapat baguhin. Kung kayo laging nai-inlove, laging naniniwala sa mga kasinungalingan ng iniibig nyo, nakakapitong nobyo na kayo, yun at yun, hindi na malas ang tawag doon. May ibang tawag doon, alam nyo. Di ba? So nawawalan tayo ng pera, nawawalan tayo ng mga puhunan, nawawalan tayo ng bahay, sasakyan, mga makina, mga kasangkapan, nawawalan tayo ng mga alahas, sari-sari. Nangyayari yan. Pero ang mahalaga, what is our reaction? What's our attitude? That shows our character. We can learn from Job. Pwede tayong matuto mula kay Job. Ano bang ginawa niya? Like him, we can mourn. Pwede naman tayong magluksa eh. It's valid. It's all right to feel bad. Kahit ka Kristiyano, kahit ka banal, okay lang malungkot, okay lang maghinayang, tama lang na malumbay. Panapanahon yan eh. Ecclesiastes 3, 1 and 4, there is a time for everything and a season for every activity under heaven. A time to weep and a time to laugh. A time to mourn and a time to dance. Kung nawalan ka, panahon yan para malumbay, malungkot, manghinayang. But like Job, we can and we should review the facts. Dapat din nating gunitain, pag-aralan, sariwain ang katotohanan. At ito, kung meron akong matatandaan nyo sa buong maghapon na ito, ito lang ang tandaan natin mga kapatid. We don't own anything. Wala tayong pag-aari. Lahat ay ari-arian. Kunwari lang. Pahiram lang. Everything we have is God-given. Therefore, everything we have is borrowed. Hiram lang. Psalm 24:1, the earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it. Ang mundo, ang lahat ng nasa mundo, gumagalaw dito, nakatira dito, nakalagay dito sa Diyos. So wala naman talagang nawawala. Nawala yung cellphone mo, lumipat lang naman sa kamay ng iba, wala naman talagang nawala. Andiyan pa rin yan. Diba? At wala ka namang nabibili. Mayroon isang magandang halaman sa Bulacan Garden, binayaran mo na ang mahal-mahal, dinala mo sa bahay mo para doon lang malanta. Diba? So ano nangyayari? Wala namang nawala sa planeta, mula doon lumipat lang sa'yo. Nagpapalipat-lipat lang. But nothing is lost or gained in this world. So dapat hindi tayo masyadong attached. Hindi ka masyadong in love. Kung meron tayong pangalawang dapat matandaan, one is, sabihin nyo nga sa katabi nyo, ano una? Sabihin. Ano? You don't own anything. Number two, you cannot lose anything you never owned in the first place. Yun lang, pwede na kayo umuwi. Yun na yung mensahe. Wala tayong pag-aari, therefore, walang pwedeng mawala sa atin. Kasi paano mawawala sa'yo yung hindi naman sa'yo? So, ay, nawalan ako ng pera. Hindi ka nawalan ng pera. No? Pinanganak ka, wala ka ng dalang pera eh. Hindi sa'yo yun, so hindi nawala. Okay? Walang nawala. Nawalan ako ng asawa. Bakit na ipanganak ka ba? May asawa ka na. Hindi nawala. Hindi naman sa'yo eh. Walang nawawala. Alam nyo kung bakit tayo nagdurusa? People suffer loss because they are deceived into thinking as owners. Nadadaya tayo ng mundo para mag-isip tayong tayo'y may-ari. Wala tayong pag-aari. Kaya talaga napakaganda ng wikang Tagalog eh. Ari-arian. Pag ginamit sa Tagalog yung salitang ari, yun ang private part mo, talagang sayo na yun. Diba? Itagutagumot sa'yo. Pero yung mga bagay-bagay, ari-arian lang. Kaya hindi ka dapat masyadong in love. We do not even own our bodies. Itong katawan na to,
Pag sinabi niyong katawan ko, sabihin niyo nga, sino yung nagsasalita? Sino? Pag sinabi niyong ito ang katawan ko, so sino yung may-ari sa katawan mo? Sino yung nagsasalita? Hindi ikaw. Di ba? Yung salitang ito ang katawan ko. Katawan ko? So nakahiwalay pala ako sa katawan na ito para masabi kong akin siya. Ano yun? Sabi sa 1 Corinthians 6, 19 and 20, you are not your own. You were bought at a price. Kahit nga sarili nating katawan, hindi atin eh. Kaya pag sinasabi mo, this is my body, hindi yung totoo. Kahit ang katawan natin, Diyos ang lumikha, Diyos ang may bigay. At kung tayo ay tumanggap sa Panginoong Jesus, yung Espiritong tumatahan sa atin, yun ang may-ari ng katawan. Sabi, you were bought at a price, so glorify God in your bodies. Your body is not for you to give away. Your body is not for you to destroy. It is not your own. So yun ang dating isipin, paano naman ako mawawalan eh? Wala naman ako talaga. So hindi naman akin yun, nakahiram lang ako. Like Job, we can and we should worship God in spite of our perceived loss. In fact, we should worship God because of our perceived loss. Nawalan ka na pala, lalo ka dapat sumamba sa Diyos. Magtatampo ka sa Diyos, di lalo ka nawalan. Sa kabila ng kawalaan, in fact, dahil sa kawalaan, dapat lalo kang lumapit sa Diyos. All the more that you need God, all the more that you need to be close to God. Si David, nung nag-aagaw buhay ang kanyang munting anak na may sakit, hindi kumain, nag-ayuno, nagdasal, hindi naligo, hindi nag-ahit. Walang ginawa kundi manalangin. Sabi niya, baka dinggin tayo ng Diyos. Todo na to. Walang kainan, walang liguan, walang gagawin kundi magdasal. Eh namatay yung bata. Naranasan niyo na ba yan? Kahit kutakot-takot na dasal, sino nang tinext niyo, prayer brigade, prayer warriors, storming the gates of heaven, prayer, namatay pa rin. Niyo ipinagpe-pray, o bumagsak ka pa rin sa exam, o kung ano man yun, nabigo ka pa rin, anong gagawin mo? Si David, tulad ni Job, may halimbawa, 1 Samuel 12:20. Nung malaman ni David na namatay pa rin yung bata, then David got up from the ground. After he had washed, put on lotions, and changed his clothes, he went into the house of the Lord and worshipped. Anong gagawin niyo pag nawalan? Maligo, magpabango, magbihis, sumamba. Nawala na nga kayo, hindi pa ganun ang gagawin niyo, madodoble ang kawalan. Hindi siya naintindihan ng makatulong. Sabi, bakit po kayo ganyan nung buhay yung bata? Ang lungkot nyo. Ngayong namatay, mukhang sumaya pa kayo. Hindi ako sumaya, sabi niya. Nung buhay pa, may magagawa pa tayo eh. Ngayon namatay na, wala na. Ano pang gagawin natin? Sumamba tayo, yun ang dapat natin gawin. Alam nyo kung kailan nyo pwedeng gawin yun, mga kapatid? Yung pag may namatay, eh magbibihis kayo, magpapabango, kakain. Kung nung habang nabubuhay, ay pinanalangin nyo, pinaglingkuran nyo, ginawa nyo lahat ang magagawa nyo, tapos namatay pa rin, tumigil na kayo sa kalungkutan. Nagawa nyo nang gagawin nyo eh. Pero kung wala naman talaga kayong ginawa, eh talagang dapat kayong malungkot nyan. Diba? Kaya dapat yung ginagawa mo para sa mahal mo sa buhay, habang buhay. Para kung namatay, pwede kang maligo, magpabango. Huwag nyong paniwalaan yung mga matatanda sa probinsya na ayaw kang papaliguin pag may namatay. Ang miserable na ng itsura mo kasi. Pero alam nyo, meron din kahulugan yun kasi nung araw yung mga banyo ng mga bahay ang lalayo eh. Tapos ang daming naglalamay, balot ka ng tuwalya, dadaan ka, excuse me, para ka lang maligo doon sa batalan, nakita ka na ng lahat ng naglalamay, kaya ka hindi pinapapaligo. Ngayon naman, may private banyo ka, pwede nang ibahin ang tradisyon. Ang atin po, mga tinatawag ng mga pamahiin, may practical use lahat yan. Yung sabi, ay huwag kang luluha doon sa namatay, bla bla bla. Kung ano-ano lang yun, pero ang ibig sabihin lang, take control of yourself. Ganun lang. Very, very practical. Yung, oh, huwag kayong magwawalis dahil may patay. Kasi nga naman, hirap na hirap ka na, ang lungkot-lungkot mo na, ang dami-daming tao, dumudumi yung bahay, tapos ine-expect ka pa, linis ng linis. Dobli hirap naman. Kaya tinotolerate ka na huwag maglinis, umiimbento ng mga mabawal maglinis. Actually, ang tatalino ng mga tindawag yung pamahiin, laging may practical use.
But when the use no longer exists, then you can change the ways. So, itong si Job, namatay lahat ang katulong, namatay ang mga anak, at hindi pa yun ang topic natin, sa second service pa yun, yung mga anak. Ngayon ay kayamanan pa lang. Okay? Nawala ang lahat-lahat. Alam niyo, sabi ng kanyang asawa sa Job 2:9-10, his wife said to him, "Are you still holding on to your integrity? Curse God and die." Pabihira na namang asawa to, kaya pala hindi kasama sa kinuha ni Satanas. Kakampi. Sabi, ano ka ba? Namayawang yung asawa. Worship ka pa na worship dyan eh. Naghirap na nga tayo dito. Ba't di mo nalang murahin ng Diyos? At tas mamatay ka na rin. Kaya itinira ni Satanas. Kakampi. Sa pagpaparusa kay Job. Verse 10, he replied, "You are talking like a foolish woman. Shall we accept good from God and not trouble?" Ito nga naman. Pabira ka. Hindi ka magpakatalino. Pipiliin lang ba natin at tatanggapin natin sa Diyos? Kung anong gusto niya ibigay, yun ang tatanggapin natin. So the lesson from Job, accept whatever God gives you. Tanggapin mo kung anong binibigay sa'yo, o kaya tanggapin mo kung anong binabawi sa'yo. Hindi naman pwede magkamali ang Diyos. Like Job, do not sin. Do not blame God. Especially, do not turn away from God. In fact, get closer to God. Yun na lang ang defense mo. Lumapit ka lalo sa Diyos. So Job, pass the test. At dahil in flying colors, he passed the test, Job 42:12 tells us, "The Lord blessed the latter part of Job's life more than the first." Sa makatuwid, kung gaano karaming kayamanan ni Job nung una, bago nalipol, dinoble pa ng Diyos. At kahit namatay lahat yung anak niya, binigyan siya ng pagkahaba-habang buhay na nagkaroon pa siya ng mga anak na higit pang magaganda at higit pang mas magagandang lalaki. Job 42:16-17, "After this, Job lived 140 years. He saw his children and their children to the fourth generation, and so he died, old and full of years." Hindi siya 140 years old, mga kapatid, ha? After everything happened, he lived an additional 140 years. Gusto niyo yon? Naku, mahihirapan ang mga dermatologist sa inyo niyan. Pero, pwede. Kasi, walang imposible sa Diyos. Sabi ng anghel kay Mary, nung sinabi ni Mary, "Kadalaga kong tao, magbubuntis ako." Luke 1:37, "Nothing is impossible with God." Mga kapatid, kung meron sa ating nakaranas ng yumaman tapos naghihirap uli, pwede kayong yumaman uli? Si Job nga eh. Nawalan kayo ng asawa, pwede kayong magkaroon muli, lalo't namatay na siya. No? Nawalan kayo ng pag-ibig, pwede magkaroon muli, muling buksan ng puso. No? Nawalan kayo ng mga bagay-bagay, nalugi kayo sa negosyo, pwede pa kayong bumangon. Bakit? Kasi yung Diyos ni Job, Diyos niyo rin eh. Pwede. Pwedeng-pwede tayong makabangon muli. Ang ganda ng kasaysayan. When facing and suffering loss, do a Job. Trust God. Magtiwala. Pag nawawala na kayo ng mga bagay-bagay, nawawala na kayo ng mga tao sa paligid, tiyakin niyo hindi kayo mawawala ng pananalig. Kasi yun na lang ang natitira nating yaman at pag-asa. Proverbs 3:5, "Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding." Huwag ka magtiwala sa sarili mong dunong, sa sarili mong karanasan, sa sarili mong logic. Sometimes, hindi logical sa ating standard ang ginagawa ng Diyos. Sabi niya, lagi kang magtiwala and entrust yourself to God. Nawawalan ka na nga, kanino mo pa ipagtitiwala ang sarili mo? Dapat sa Diyos. Hindi kung kanino. Jeremiah 29:11, sabi ng Diyos, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future." Pwede nating angkinin ng pangako na ito. Sabi ng Diyos, may plano ko sa'yo. At hindi masama ang plano ko para sa'yo. Ang plano ko, payamanin ka, di ka saktan, bigyan ka ng pag-asa, isang magandang kinabukasan. May plano ang Diyos.
Dapat tayong magtiwala at dapat tayong sumunod. At kung tayo nawalan, on a practical level, do what you can to regain lost things. Kumilos ka uli. Nalugi ka pala. Mamuhunan ka uli. Kahit konti-konti na naman. Siguradong may natutunan ka na sa nakaraan mong pagkalugi, better ka na ngayon. Dapat magtrabaho uli. Sikapin mo uli. Nasaktan ang puso mo, pagalingin mo, tapos magmahal ka uli. Kailangan, handa ka na bawiin ang mga nawala. Proverbs 14:23, all hard work brings a profit. Pag nagsisikap, meron kang pakinabang. Sabi ng matatanda, pag may tiyaga, ay nilaga. Pag may isinuksok, may nabubunot. Alam nyo kasi yung teorya na yun nun, ang mga bubong nung araw nipa sa pinsapin na ganun. Pag nagluluto ka, halos abutin mo yung bubong mo. Abot mo. So pag may pera ka, isinuksok mo doon, sabi niya, may mabubunot ka. Pag may tinago ka, meron kang ilalabas sa pangangailangan. It's very important. Meron pa pang isang dahilan kung ba tayo nawawalan, mga kapatid? Nawawalan tayo para yung kamay natin mawalan ng hawak, para muling maging bukas, para tumanggap ng bagong pagpapala. We lose to find. We lose so that we can be empty enough to receive new blessings. Kaya kung nawalan kayo ng boyfriend, ang lungkot-lungkot nyo, huwag nyo isipin yan. Binibigyan lang kayo ng pagkakataon ng Diyos na maging bakante para dumating yung mas mahusay. At pag dumating na yung mas mahusay, pupunta ka kay ex. Sabihin mo kay ex, thank you very much that you were such a monster. Kung hindi, hindi sana ako natauhan at hindi ako magkakaroon ngayon itong Mr. Right. Inalangin nyo pagka kayo nawala ng ganon, lalo't inapi-api kayo, kinawawa-kawawa kayo, pasalamat kayo at nawala. Ngayon, bakante kayo para tumanggap ng bagong pagpapala. Kaya lang, huwag naman yung pag nakita nyo si X, eh nakayuko kayo sa lupa dahil yung bago nyo ngayon, worse. Para ka naman hindi natutunon. No, kailangan siya sabang, thank you so much, it did not work. No? Salamat na lang hindi siya nag-work kasi kung nag-work yun, hindi ko makikita tong isang to. Live in that hope. Because as they say, when God closes a door, He opens a gate. Hayaan niyo magsara ang Diyos. Alam niya ang ginagawa niya. Meron siyang ibang bubuksan kung ikaw ay anak niya at ikaw ay nananalig, sumusunod. Even if Job's happy ending doesn't happen exactly to you, be exactly like Job in sticking closely to God. Gayahin natin si Job, kahit yung ending hindi ganun, kahit hindi ka mabuhay ng plus 140 years, kahit ano pang maging wakas niyan, tularan natin siya, hindi siya bumitaw sa Diyos. Isaiah 40:31, but those who hope in the Lord will renew their strength. Nanghihina na pala kayo, ang gawin, hope in the Lord. Babalik ang lakas. So they soar on wings like eagles. They run and will not grow weary. They will walk and not be faint. In other words, you will go beyond the ordinary. So what's your antidote to pain due to loss? Kanina pa natin pinapaulit-ulit, ano ba talaga ang pangontra? Sa hirap ng loob pag nawawalan, do not be attached to things. Do not be attached. Kung nandyan, nandyan, salamat. Kung wala, salamat pa rin. 1 John 2:15-17, do not love the world or anything in the world. The world and its desires pass away, but the man who does the will of God lives forever. So what have you lost? What do you fear losing? May tanong ako, huwag muna kayo magsara ng mga notes nyo. Ano kinakatakot nyo mawala, kapatid? Usually, umaman ka na, ang number one mong fear, maghirap muli. Usually, nakakita ka ng wow, jackpot, ako sa papa ko ngayon. Takot na takot ka ng mawala yan. Nakarating ka na sa isang level ng pamumuhay na ang taas, ang takot mo bumaba uli yun. Alam niyong dapat gawin kung natatakot tayong ganun, mga kapatid? Practice. Mag-practice kayo na mawalan. Para kung sakaling dumating, huwag naman, medyo sanay kayo. Halimbawa, marami kayong sasakyan, 30 taon na kayo hindi nakakapag-bus, paminsan-minsan mag-bus kayo. Ang dami-dami niyong pera, nabibili niyo lahat ang kakainin niyo, paminsan-minsan, sasabihin niyo sa inyong bahay, oh, today we're going to live on
a wage earner's budget. Sa tatlong araw, kakain tayo ng kinakain ng mga minimum wage earners. Practice. Sanay kayo lagi naka-aircon. O ngayon, mga dalawang araw, wala tayong aircon. Mag-practice. Kung dumating man, medyo may rehearsal ka. Hindi masyadong shocker. At kung hindi dumating, nasanay wag, nadama mo muli kung paano mahirapan. At kung ganun, bumubukas ang iyong puso sa mga nakapaligid sa iyong nandun pa sa hirap. Kung minsan kasi gumiginhawa ka, namamanhid ka sa kahirapan, ayaw mo nang balikan, ayaw mo nang sariwain dahil traumatic, pero nakakalimutan mo rin maraming taong nagdurusa pa na pwede mong tulungan. Na-review. Mahalaga yun. Mag-practice. And stay godly. Bagamat staying godly is not always a guarantee against difficulty. Kumisa nga, kaya ka nahihirapan, godly ka eh. Tulad ni Job. Pero pag nangyari yon, may maganda naman layunin ng Diyos at hindi siya nagkakamali. Pero ang talagang tunay na message natin, mga kapatid, you will never lose anything because you don't own anything. You don't own anything. So huwag kang matakot mawalan. Matthew 6:33, seek first His kingdom and His righteousness, and all these things that you like will be added to you. Aming Diyos, salamat sapagkat kayo ay Diyos na may-ari ng lahat at nagpapahiram sa amin. Turuan mo nga po kami, Lord, na bagamat nag-enjoy ng mga bagay na ipinapahiram nyo, huwag masyadong ma-inlove, huwag masyadong ma-attach. Na ituring namin ito'y ari-arian, at kung ganon sa inyo, kung ganon dapat namin i-share, at dapat huwag namin sambahin. Ipakita mo sa amin, Panginoon, ang aming mga kinakatakutan, at ipaliwanag mo sa amin kung ba't hindi kami dapat matakot. Sa mga kapatid na ngayon ay nagdurusa dahil nawalan o inaakalang nawalan, yung comfort nyo, ibigay nyo, Panginoon. Enlightenment, empowerment. Pabawiin nyo, Panginoon, pabangunin muli kung saan dumapa ang iyong mga anak. Help us and teach us how to recover so that we can regain lost ground and we can continue to live in your favor. Sa mga kapatid naman na nabubuhay sa ginhawa, sa tagumpay, huwag mo kaming payagang malasing at lagi naming maalala, ito'y hiram. May pananagutan kami sa inyo na nagpahiram at sa aming kapwa, lalong-lalo sa mga hindi nakakahiram. Turuan nyo kami maging mabait at mabuti. Patuloy tayong magbulay-bulay, mga kapatid. Yumuko tayo sa presensya ng Diyos at humingi pa sa Panginoon ng mga praktikal na mga application ng katotohanan ito. What you do when you lose things, what you do so you don't lose things, or don't even think that you can lose anything because we don't own anything. O Diyos, turuan nyo kami, kausapin nyo kami, comfort those that needs comfort, afflict those that need affliction, lalo yung mga umaabuso, sumasobra sa pagkakamkam ng mga bagay-bagay. Ituwid mo kami, ipakita mo sa amin, Panginoon, kung anong kahulugan na kayo ang may-ari ng lahat.